Pinag-iingat ng pulisya ang publiko sa modus ng mga akyat bahay. Hindi na lang kasi pera at mahalagang gamit ang ninanakaw ng mga kawatan. Ngayon pati sasakyan ng mga biktima nila, hindi na pinapatawad ng grupo. Sa isang insidente sa Maynila, nahulikam ang mga suspect. Ang mainit na balita hatid ni JP Soriano, exclusive. Kuha ito ng CCTV ng Barangay 865 Pandakan, Manila noong nakaraang Linggo. Makikita ang pagdaan at pagparada ng isang puting SUV. Nang maiparada sa gilid ng kalye, lumabas ang tatlong lalaking sospek sa akyat bahay at carnapping. Silang tatlo, sumakay sa isang pedicab bit-bit ang isang bagay. Noong mga panahong iyon, na-report na pala sa Paranaque Police ng isang pamilyang nakatira sa Barangay San Martin de Porres, Paranaque, ang pagnanakaw at pagtangay sa kanilang SUV na nakunan sa Pandakan. Ang modus daw ng grupo. Papasukin nila yung target bahay nila na ano, kukunan nila ng mga alahas o ng ano man yung makukuha nila, pera. Tapos kung may sasakyan, kukunin din nila. Ano, tapos yung sasakyan na dadali nila, tapos ipapasa nila sa ano, papasa nila doon sa grupo nila at yun naman ang magbebenta. Buti na lang at napansin ng mga barangay official ang isang kahina-hinalang SUV na iniwang nakaparada sa lugar nila. Dahil nasa loob ang susi, binuksan nila ito at agad inalerto ang may-aring nakita sa rehistro. Nang puntahan ng Paranaque Ancar ang sasakyan, nabaklas na ang aircon nito. Sa imbestigasyon ng Paranaque Ancar, ang tinangay na SUV ay iniwan sa Pandakan para saluhin na mga kasabwat na kawatang siyang magcha-chop-chop sa sasakyan. Ginagawa raw ito para hindi madaling mahuli ang grupo ayon sa pulisya. Isang linggo bago ang insidenteng ito, isang bahay naman sa Barangay San Valley sa Paranaque pa rin ang inatake at pinagnakawan at tinangayan pa ng kotse. Ang masaklap, ginapos pa raw ang mag-asawang biktima bago tinangay ang kotse na nakaparada sa kanilang bahay. Natagpuan ang kotse sa isang lugar sa Rizal sa tulong ng GPS pero baklas na ang stereos nito. Suspetsya ng pulisya, iisang grupo lang ito at ang modus, may taga sa laruing kukuha ng sasakyan. Gumagawa kami ng isang programa para maalarma yung mga ano, maimpormahan natin yung mga homeowners association, especially doon sa dalawang barangay, tinitipo namin sila kasi may mga security guards naman sila. JP Soriano, GMA News.